Pinangunahan ng DOST, Science and Technology Information Institute o DOST-STII, ang mga estudyante sa Lawag Ilocos Norte sa pamamagitan ng workshop seminar ukol sa pagsasanay sa mas pinahusay at mas engaging na content creation. Ang 3-day seminar workshop na isinagawa ng Science Journal Ako na may temang Communicating Science Through Effective and Engaging Content Creation ay nilahukan ng mga estudyante mula sa 14 na paaralan sa Ilocos Norte. Layo ng aktibidad na ito na magkaroon ng long-term partnership sa mga estudyante at mga paaralan na mapabuti ang science journalism at photography skills ng mga high school students. Ang parang objective lang naman ito na ipakita sa kanila yung talagang benefits na ano sila, parang equipped sila in doing science communication, equipped sila in creating content na suitable dun sa mga platforms na yun. Ibinahagi ni Mr. Timothy James Dimacali, Head of UP Diliman College of Science, Science Communication Department, ang science news and feature writing. Ayon pa kay Mr. TJ, mahalaga ang ganitong mga aktibidad na inilulunsad ng DOST lalo na para sa mga kabataan. Kailangan talaga na may capacity building, no? Sa alam natin, especially after the pandemic, maraming bagay na pang-araw-araw na alam natin ay bahagi nito ang agham. So, it's not just a matter of understanding the science, it's also about talking about it, communicating it. Tapos mas lalo nang importante din yun, syempre, in the context of the Department of Science and Technology, where we want our people we know that we are stakeholders in science and technology. So, bilang mga stakeholder, mahalaga na napag-uusapan natin, nako-communicate natin, na-disseminate natin ang mga scientific advances na ginagawa natin sa bansa. Sa panahon ngayon ng digital age, nararapat lang na maging responsable ang lahat sa paghahayag ng mga balita at impormasyon gamit ang iba't ibang social media platform. Lalo ngayon, sir, na syempre with the use of new technologies, different platform, social media, sa palagay mo, ano advantage na meron na tayong mga social media sa paghahatid natin ng mga balita pagdating sa science and technology? The strength of our current media is that it's relatively easy access. Actually, anyone naman, no? Madali naman gumawa ng social media, no? So, but because of this access, kailangan din natin syempre maging responsible sa ating paggamit nito at sa messaging at sa pag-unawa natin para mas maging useful at mas relevant sa ating mga sa ating mga stakeholders sa mga gato. We would like to show dun sa mga participants natin na when we create science content, we can make it fun and engaging story angles. Hindi lang siya yung puro data lang na technical report, mga scientific research. Out of those technical report and scientific research, makakagawa tayo ng mga engaging content na pwedeng i-publish din sa various platforms like social media, TikTok, Facebook, Instagram. Yun. Mas na ipapakita natin sa mga bata, mas na-appreciate nila why do we need to communicate yung mga ganong scientific research or scientific concepts and eventually on the larger impact or the broader impact, yung impact dun sa ating community na kapag maraming literate about science, mas maganda ang kalalabasan na in terms of their decisions in their respective lives po. Para naman sa ilang mga estudyanteng kalahok sa 3 araw na seminar workshop, dagdag kaalaman ang lahat ng ibinahagi ng mga resource speaker na maaari nilang magamit sa kanilang pag-aaral at maging isang epektibong science communicator. Well, obviously, journalism, I could apply it in journalism as it is stated, but I could also apply it in my studies in English, for example. I remember a phrase here saying that if you could think scientifically, you could apply it to your writing, and that is most certainly true. If I remember the scientific method, oversimplified is screwing up until you get it correctly. And that is a very, how do I say this, it's weird but it's effective in writing because you get to polish it over and over again.
So yeah, I think I could apply it in my studies. Sabi ng speaker po is it's very clear and marami namang mga knowledge na nakuha ko po, and it is a very great improvement sa akin, of course, and to my classmates, since ito rin magbi-build up sa amin para mas ma-enhance ang aming mga knowledge about science and how, of course, and how we write and about news writing and feature writing po. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Jel Miranda, delivering science for the people. One DOST for you.